Dapat tayo, manak-manak dyan! Woo, manak-manak! Woo! Tsura! Gara, purot yan mo nakik. Purot yan mo nakik. I-edit mo lang yan, ha? O ayaw mo ba sa maing? Good day mga best friend. Buretche, pangit. Good day mga best friend. Eto, may problema yung ating caliper. Yung caliper ko lang pala, hindi yung caliper. Ayan, napapaikot siya ng patras. Kaso, pagka paabanti siya, medyo matigas siya. Lilinisin natin to. Tapos, yung mismong caliper, lilinisin natin. Tapos, pati itong nasa lever dito sa may reservoir. Kasi kung makapansin nyo, medyo sira na yung goma niya dito. Ayun. Papalitan din natin ng repair kit. Lilinisin na rin natin yun. Linisin natin. Tapos ito, papakasin natin. Tapos lilinisin natin. Tatanggalin natin yung piston. Ito mga best friend, tanggal na natin. Para matanggal natin yung piston, ibobomba-bombahin natin dito sa lever hanggang sa lumabas siya. Ganun. Meron din isang technique dyan para matanggal nyo siya. Ginagawa nila, tinatanggal itong body bolt, yung hose, tapos papahanginan ng compressor para lumabas. Total, maglilinis naman tayo ng caliper, tapos sa anong sa lever, madumbi na rin yung fluid niya, maitim na. Bombahin na lang natin siya gamit yung fluid para matanggal na rin natin yung lumang fluid niya. Oh, ito, bombahin natin, lalabas yan. Ito yung isa, hindi gumagalaw, ito gumagalaw, tapos yung nasira pa ata yung o-ring. Kailangan pa natin bumili ng o-ring ngayon. Ito ay pangangalso natin dito, hanggang sa umusad lang itong isa. Kakalso natin, ayan. Ayan, nakakalso. Bomba na nga, bomba. A few moments later. Ito, pwede na natin ito hugutin. Oh, oh. Yeah. So, lilinisin natin siya. Tapos, hanap tuloy tayo ng pamalit dito. So, ito mga best friend, natanggal na natin. Nabaklas na natin yung lever, ayun yung lever. Tapos yung takit niya sa ibabaw, yung bungee bolt, tanggal na rin natin. Ngayon, tatanggal natin yung repair kit. Lipat lang tayo ng pwesto mga best friend. Shoutout nga pala kay Brodens at nabiyayaan tayo ng panlinis. Siguro hindi siya pwede nang kami pintura kasi nababakbak siya yun. Okay, tapos na natin linisan. Ngayon ito, hindi na natin gagamitin. Tapos libre na muna na lang tayo ng bago. So ito, hindi sponsored. Bago kayo bumili mga bester, no? Kung hanggat maaari, magdadala kayo ng parisan. Kasi mayroong tindahan na nagtitinda lang pero hindi alam kung ano yung mga tinitinda. Ito na yun, di ba? Ito yung salpak, lalagyan natin muna yung fluid. Lalagyan muna natin ang fluid sa loob, kaya grasa. Ala, hindiin nyo siya, tapos sa kanya isunod yung lock. Yun! So ayun, naipasok din natin sa tagal. Ayun pala, nakalimutan pa natin yung goma. So ito mga best friend, kinabit ko muna siya dito uli sa ano natin, sa shock natin para madali siyang matanggal. So dito dahan-dahan lang kayo mga best friend, baka mamaya mamali kayo ng pihit, mapumulpa. Ayun. So eto na.
Galing ng panlinis eh. Tanggal yung dumi, pati yung pintura tanggal. Nani? Ay, dapo. Yun mga paps. Yeah, joke lang. So, yun nga mga best friends. Welcome back to my channel. Ayun, nakabili tayo ng repair kit, brake kali. Pero ayun, pwede siya sa... Hindi sponsor, mga best friend na hindi sponsor. Pero pwede siya, ano siya, model ng XRM. Pwede siya sa... Ayun. Halagang 150. Kasi dapat gumagawa sila ng mga piyesa na hindi na dapat nasisira. Para hindi na tayo gawa ng gawa. Ito mapalit ka natin, goma. Kasi mo, marami na pala siya kasunod eh, pasabay. Goma, kasha kaya ito? Pero sabi naman, yun, kasha. Pagtanggal na nga problema. Tapos meron pa siya kasamang bungee ball. Oh, ito, bigas ko. Ito, mahirap pa natin, bigas ko. Let's go. Sikwati na lang natin ito. Ganda na. Ganda, sabi ni Burete. Ayun, nasisikwat naman pal eh. So, ayun, nasikwat na. Ayun, nasira ni goma niya eh. Kaya siya nag-i-stack up eh. Ako, bakit ganun? Parang hindi sukat. Sukat natin. Pero, parang ito naman sukat yan eh. Nakalagay dun sa kahon eh. Pag hindi compatible yan, hindi dapat hindi sukat. Ayun, sukat na sukat mga best man. Sukat na sukat. Ganun siya siguro talaga. Para pagka kinabit itong ano, yung piston, akap na akap. Akap na akap. Galing muna natin lahat. Bati ko nga pala si Madam Mai saka si Bro James ang sponsor na ating mga gamit. Well, nilagay na natin itong mga bago. Manipis sa ibabaw. Ayan. Okay na. All goods na mga best friend. Ayan. Ang challenge naman dito ngayon, itong paglalagay natin ng piston. Dahil yung mga best friend, hindi ako mekaniko ha. Ito, napanood ko lang ito dun sa, ano, dun sa mga video dun sa YouTube. Tapos ginagaya ko lang din. Para makamenos tayo sa paggawa. Alam mo kung magkano yung paggawa kayo sa panahon ngayon. Kailangan natin magtipid. Ayun si best friend yun. Kailangan natin matutong gumawa. Kasi mapapagawa natin yan, magkano din yung labor niyan. Pero kung busy kayong tao at ayaw nyo madumihan, kasi nga maduming trabaho to, eh pwede kayong magpagawa na lang. Sinubukan ko lang eh, kung kaya ko, eh kakayanin din naman pala ng karaniwan tao kahit hindi ka mekaniko. Ngayon babalik natin to. Para mas maganda pala, lagyan natin siya ng fluid para medyo... Thousand years later. Ayun mga best friend ha, ikabit natin. Bumubog pa nga. Pero ibig sabihin yan, hindi nasira yung goma sa loob. Kasi bumaon siya. Kung hindi siya bumaon, nakaangat yan. Malamang yung goma nasira. Diba? Dinunta natin siya. Hindi ko mahirap talaga. Masyadong mahigpit yung bagong goma. Ito yung goma. Tapos, inyers ako talaga sa iyo. Yung tinuka ko na siya. Ginamita ko na siya ng martilyo. Mukha naman effective kasi kung yung goma niyan nasira sa loob, kumbaga tinanga yung piston pababa, dapat yan nakaangat pero hindi naman, di ba? Malalaan natin yan pag nakabit na natin at kumatas. Repair na natin. Ibuhay na natin. Purpos ng grasa para hindi kalawangin.
modified yung mga best friend. So, ginawa ko siya ng simple bracket lang yan, parang extension lang. Isa sa ibabaw, isa sa ilalim. Shoutout nga pala sa mga nanonood. Ayan, nanonood. Ito yung sa stoplight switch, mga subisya na. Stoplight switch. Siyempre, ano kaya 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 doon? Siyempre, hindi. Content lang yan, content. Hindi naman pinapangakong mabubuo, pero ganyan ang tamang pagbubuo. Best friend, alam mo ba yung ginagawa mo? Hindi lang alam kung mabubuo. Pasok, mga basher! Ito yung mga basher ako sa YouTube, kala nyo ba? Oo! Oh. Bobo mo na nagagawa. Opo! Libre ako! Opo! Sabi ko naman, hindi naman ako mechanic to eh. Hindi naman naman eh, kung tumiskart eh, opo. Turuan niyo nga ako, sabi kong gano'n. Mahihinis ba eh. Ako, sinabi ko naman baka ako may maitutulong kayo eh. I-share niyo ka ako dito eh. Ba, sasabi ako pang bobo, mahina ka pala tumiskart. Opo! Ay, walang preno. So, yung mga best friend naman. Hindi ko na napakita kung paano complete yung ginawa natin. Kasi bulan siya kahapon, hindi ko na natapos, hindi ko na nagawa ng video. Pero may i-share na lang na link sa inyo para dun sa mga hindi pa alam kung paano pag-duplete, meron akong tutorial dun sa mga na-upload ko dati. I-share ko na lang sa inyo dun sa description. Ano? Okay, mga best friend. So, ayun lang, maraming salamat. So, lagi niyong tatandaan. Ride safe, ingat, and God bless. So, ito mga pala mga best friend, i-share ko lang, no? Tungkol ito sa tiwala sa sarili. Ayan. So, ako kasi, nung una, nag-aalangan ako sa kakayanan ko. Kasi nga, hindi naman din ako mekaniko ng motor. Kino-copy ako lang kung ano yung nakikita ko doon sa YouTube, no? Ito eh para sa inyo at para sa akin na rin, maging aral sa atin lahat na magkaroon tayo ng tiwala sa sarili natin. Kasi ako, nung bago ko gawin to, yung preno ko, di ba, stack up nga siya, umiipit siya. Sinabi ko sa sarili ko na baka hindi ko kaya, baka hindi ko magawa ng ayos yung caliper natin. Kaya ginawa ko, bumili ko ng bagong caliper. Ayan. Hindi ko talaga siya re-remedyohan na mga best friend. Bumili ko ng bagong caliper. Ano lang naman yun, parang class B, class E yata. Ito, pang ano pa ito, pang Fury pa nga ito eh. Ay, makikita nyo, wala siyang brand. So, bumili ko niyan sa pag-aakala ko, dahil nga wala akong tiwala sa sarili ko na hindi ko kayang gawin yung motor ko, bumili ko ng bago. At ipapalit ko na lang siya doon sa luma ko. Kasi nga, tiwala sa sarili, mga best friend, kailangan magkaroon kayo ng tiwala sa sarili nyo na hindi pa pwedeng sabihin nyo na hindi nyo kayang gawin, hindi nyo pa nasusubukan. Subukan nyo muna. Ngayon, kung palagay nyo hindi nyo kaya, subukan nyo ng subukan ng subukan. Kagaya kanina, nakailang ulit din akong gumawa niyan. Hanggang sa nagawa ko nga, natapos ko, tapos eto nga ngayon, ang problema ko, ito, hindi ko na masasoli ito. Nanghihinayang din ako sa pambili, pinanggastos ko, kasi nga, nawalan akong tiwala sa sarili ko. Iyon ang wag niyong aalisin sa inyong katawan ang tiwala sa sarili, mga best friend. Kasi kung wala kayong tiwala sa sarili nyo, hindi nyo magagawa ang dapat nyong gawin, hindi nyo matatapos ang dapat nyong tapusin. Ano, mga best friend, yun lang. Ay, nako. Lahat naman ang ginagawa ko dito, halos first time kong gawin. Sineshare ko sa inyo na kung kaya ko, kaya nyo rin. Diba? Ito naging aral na sa akin na dapat gawin nyo muna bago kayo gumawa ng isang hakbang na sa bandang huli, pwede nyo rin pagsisiyan. So, hanggang sa muli, mga best friend.